What's up mga katrabaho? Andito na naman tayo, isang mapagpalang araw. Ngayong araw ay gagawa tayo ng isang video na paggawa ng bumper. Yung ginawa kong bumper, gagawin kong bumper ngayon ay yung doon sa tricycle na ibinibideo ko noong nakaraan. Ito yun guys. Ayan guys, ang gagawin natin ito, yung panglikod. Mamaya, pakikita ko sa inyo kung paano buuin. Ngayon, meron na siyang nakabend. Nakapagpabend na ako. Anuhin ko na lang siya, assembly na lang. Ito siya guys. Oh. Wala pa siyang bubong, flooring. Yan, bablog ko rin yan. Siya nga pala kahapon, ito yung ginawa ko. Hindi ko na isinama sa vlog kasi maulan. Ayan, ngayon, makulimlim na naman. Ayan, kita nyo, basa pa yung kalsada. Sige, kita lang tayo mamaya. Siya nga pala, eto nga pala yung gagawin nating bumper. Kailangan meron kayong ganito pag maggagawa kayo. Pattern. Para yung luwag. Luwag ng pagpasok doon sa likod. Eksakto. Hindi siya yung malaki ang kawang. Meron kasing nangyayari. Malaki yung kawang dito. Teka lang, tignan. Dito, malaki yung kawang dito sa gilid. Meron naman doon sa pagdating sa dulo, masikip na. Hindi siya makapasok. Yan, kaya kailangan nyo ng padron. Ang tawagin, yan. So guys, kakat natin. Pa-victory. Ngayon, sa pagkat nyan, hindi mo mape-perfect. Yung iba, kaya naman. Depende sa experience mo. Ngayon, tayo hindi naman talaga nag-aral. Ngayon, experience lang tayo. Ngayon, ito yung tubo na gagamitin natin. Ano to? Yung malabo na tubo to, yung 304. Makapal. Sa pag-weld, di ko na problema. Pagka ganito ang pag-aaralan nyo, mas madali. Pero kung yung mga malilinaw, may makapal din naman noon. Tapos guys, ang pag-welding nito, kailangan lagi yung nakasalamin. Kasi natalsik ang flux. Yung mga itim-itim, delikado. Pwede kayo mabulag. Ngayon guys, kakat na natin. Para may salpak na. Ito siya guys, oh, pag nakat na, ganyan. Pagkaganyan mo yan. Ngayon guys, i-spot na natin para may forma na natin siya. Ngayon, lagi nyo ilalatag yung padron natin para yung sukat niya hindi mabago. Ngayon, kung mabago man, madali mong gawa ng paraan. May lalapat mo siya. Na itama nyo na yung sukat, doon na kayo magbe-brace para yung pag full weld nyo, hindi na siya madideform. Ito yun guys, yung pang be-brace lang naman. Kaya kahit bakal, okay lang. Para lang wag siyang madideform. Stop natin para hindi magbago. Siya guys, dalawang ganito gagawin natin para yung isa nakalihis,
Hindi, ipapakita ko sa inyo. Guys, kaya siya magkapatong para pareha siya ng forma. Ngayon, pag naka-pullweld na siya, yung isa dyan naka-slide. Ganito guys, naka-lace yung isa. Toto. Yung nasa ilalim, yun yung nauuna. Ganun siya. Tapos, syempre, yung mga design na ilalagay mo, dun na. Dun na siya magsisimula. Kalimitang layo niya, mga 2 inches. Full weld na po natin. Ang gamit nating welding rod, yung Nihon. Nihon weld, 2.0 po siya. Ngayon guys, kakalasin na natin kasi pupulog natin yung kabila. Kaya dalawa yung brace niya para hindi siya mabago ang forma. Guys, napaghiwalay na natin. Ngayon, pupulweld natin yung kabila. Pag may konting kawang, magtik-tik lang kayo ng rod pang tapal doon sa kawang. Guys, naka-full weld na siya. Susunod nating video kung paano mag-welding ng kaliskis. Guys, naka-full weld ng lahat. Sunod natin, bapping. Magbabapping tayo. Pag nagbabapping, ito. Tawag nila dito, flat disc. Ito yung pinakauna. Yung para doon sa welding. Yung mga pinag-weldingan. Sumunod, eto naman, bapping gray. Para doon naman sa mga nasusunog lang. Pero makinis siya. Kumbaga sa parang finishing na rin style. Tapos eto yung pinakalas. Ginagamitan ng pasta verde. Thank you.
yung una, pagka yung sa mga may welding, yung pinaka pinag-weldingan niya para kuminis. Kaya ako babapingin kasi pag nakakabit na siya guys, mahirap na siyang, mahirap nang bapingin. Hindi mo na maabot ng bala pag nasa sulok na. Ito yung flat disc. Ang pinaka finish niya ganito. Ngayon mamaya lahat yan babanata ko ng gano'n, hindi ko na iano sa video, kakat ko na kasi masyadong mahaba kung babapingin natin lahat. Ngayon pag ito na ang gagamitin ko, pakikita ko rin kung ano yung kaibahan niya. Ngayon guys, tapos na nating banata ng ganito na bala. Ngayon, ang mangyayari, ito siya, yung pinaka-finish. Ayan. Ngayon, may mga gasgas yan guys, kung mapapansin nyo, ito mga to. Ang gagamitin naman natin dyan, itong bapping gray, para matanggal yung mga gasgas. Tapos, kung mapapansin nyo, yung mga konting sunog, ganon, ito ang pantanggal sa kanya. Ayun, kukuha tayo ng bago kasi may medyo maliit ito. Ito guys yung bago niya. Kasi pagka yung masyadong maliit, hindi na maabot yung mga sulok-sulok niya dito. Ayun guys, ito pala. Pag ginagamit nyo, kung saan lang yung welding, ito yung welding, yun lang ang babanatan nyo para hindi siya nadadamage yung tubo. Kasi pagka yung nadaling tubo, papangit guys, gawa nung magkakaroon siya ng mga tama-tama, kahit sabihin mong bapingin, mahirap na siyang habulin. Ayan, sunod natin yung gray. Ito guys, yung tong gray, marami siyang purpose. Yung, di ba malabo yung pagkatubo niya, mamaya, makikita nyo, lilinaw siya. Yan, lilinaw yan. Ngayon, pag nasundan naman ng ganitong bala, to, pag nasundan yan, yun yung pinaka-finishing nga, yung nilalagyan ng pasta verde. Yun yung pinaka-last na gagamitin para kumintab siya. Yan to siya kakintab guys, pagka natapos. Yan, ganyan. Yan, madumi pa yan, madumi. Yan, simulan natin. Bali guys, ito yung pinaka-finish niya dun sa bapping gray. Kung napapansin nyo, medyo kumintab na. Tapos yung mga gasgas, medyo wala na. Ayan, kita nyo naman. Ngayon, yung hindi pa na bapping ng husto, ito yun, ito. Ayan, siya yan. Pag nagamitan ng ganito nga na bala, ayan ang resulta niya. Ngayon, pagka yung hindi pa, ayan pa siya, yung dati pa rin. So, ngayon, at tatapusin ko ng bapingin ng gray nang hindi ko na ibibidyo kasi masyadong mahaba talaga. Ngayon guys, tapos na. Finishing na tayo. Ito na, yung may pasta verde. Gagamitan natin ito. Makikita nyo kung gano'ng kakintab siya ngayon. Punta natin ang bala. Eto guys yung finish. Tingnan niyo ang kintab niya. Ngayon, ito yung dati niya. Yung pinakaunang-una. Tingnan niyo yung kaibahan niya. Layo, di ba? Yan, ganyan lahat ang gagawin natin. Kakat ko na lang ulit para na-exile yung video.
Ayan guys, tapos na nating bapingin. Gagawa na natin siya ng brace para may forma na siya. Ito, mapapansin nyo, may guhit na siya. Lalagyan natin siyang tubo dito na patayo para doon sa division niya. Gawin natin. Ito yung tubong gagamitin. Dalawang tubo na nakatayo na sinasabi ko. Re-welding na natin siya. Kaya nga pala, dito may tubo lang dito. Ngayon, ang mangyayari, lalagyan natin dito. Para, pag inilagay natin siya, yung susunod na tatabasin natin, pantay na siya. Kaya respect muna natin to. Siyempre guys, gagamitan nyo siya na eskwala para magandang tignan pag nakakabit na. Ayan guys, ilalagay natin ito pang ibabaw naman para magkasama na. Ito ba sa video kita? Siya nga pala guys, yung aray ko, yung oil pag magiging spot lalo sa stainless kailangan meron kasi nagkakaroon siya ng mga talsik-talsik. Ganoon siya guys. Ayan yung pinaka-brace natin. Saka to. Tatanggalin natin yun mamaya pag nailagay na natin yung mga design. Pag nailagay na natin, tatanggalin natin. Ngayon guys, may tubular akong hawak dito. Ito yung gagawin nating design. Yung may naka-slide doon sa may pinakalikod. Makikita nyo naman, kakat ko lang siya mga 6 pieces. Ito yung gamit natin, yung katok. Ginawa ko guys, nilace ko siya. Ito. Yan, ginawa ko slanting para pag cut nito, naka-slide. Pag kinat mo siya. Yan, papakita ko yung finish mamaya. Guys, ito na yung kinat natin na design. Yan, sabi kong pa-slide. Ito yung tatlong magkakasunod na lalagyan natin sa likuran. Pinaka-design niya. Ngayon, ispat na natin siya.
gagamitan natin siya ng panukat para pantay-pantay. Ito yung pinaka nagiging allowance niya. Guys, ito yung unang design. Ito siya. Ano pa lang yan guys, hindi pa naka-full weld. Yan yung pinaka-ano niya. Kita nyo naman, di ba? Oh. Isa naman, susunod. Guys, okay na. Mamaya, tatagalin na natin itong brace. Lalagyan muna natin siya ng isang nakabalagbag na round bar kasi paglalatagan ng plane sheet. Ito na ngayon yung pinakakabuang design niya. Siya nga pala guys, baka natatanong nyo kung bakit ganyan ang bumper ginagawa ko. Kasi guys, ito pang design, pang show. Pang show kasi yan. Ngayon, alam nyo naman, pag pagandahan ng gawa, kailangan talaga, gandahan talaga ang forma. Guys, ito yung mga trophy ko pag lumalaban ako. Yan, sa Rosario, Cavite. Nakuha ko to, tumalaki. Yan, sa Batangas. Yan, Kalimitan, Batangas. Yung side chair ko, guys, wala na. Matagal ko nang inalis. Ngayon, yun yung pinanimula ko dito sa pwesto. Kaya, itong maliit na pwesto ko ay nabuksan. Yan. Dati puro design yan. Ngayon, naubusan na ako ng mga design. Kaya side chair na lang ngayon ang ginagawa ko. Dati marami design. Mga antena, ganon. Pero nagawa pa rin naman ako. Guys, i-welding na natin itong stick doon sa likod para matanggal na yung brace. Ayun, pwede na natin tanggalin kasi nakalagay na siya. Patanggalin na natin to para makakilos tayo ng maayos. Ayun, okay na. Tanggal na siya. Ganda ng tignan. Guys, di ko na tinapos yung video kasi masyadong mahaba. Ngayon, abangan nyo na lang yung pinaka-finish na meron siyang part 2.